Okay, welcome back mga boss. At ito may ano, wala kasi tayo ganong upload ngayon, baka ano tawag dito, baka ma-miss niyo ako. Yan mga boss. Bali may gagawin tayo ngayon, hindi naman siya amplifier pero isa siyang AVR na ano ba tatang ito, Omni. Ayan, Omni. 1000 watts AVR, 1000 watts ata 'yan, tama ba? Meron siyang switch, delay. Saka ano to, nakalagay servo motor control system. Ano ba, may blower pa siya sa gilid, oh. May cushion, caution. 220. Ano to, 5 ampere na fuse. So 220, 110, tapos ito puro 220 na. Yan. So ano bang gagawin natin dito? Testing muna natin mga boss. Ang problema daw set nito, sabi ng may-ari, yung wala atang output, mayroon lang input voltage, yung output wala. Off muna natin. So ayan. So ayun, gumana naman. Ano kaya yung problema nito? So nagkaroon naman siya ng output, baka may loss to. Ah, naglulus nga mga boss. Ayan, oh. Naglulus siya. Tika lang, ha. Ulitin natin. Tingnan natin kung... Oh, nagsiswitch naman. Ano kaya problema nito? Sabi ng may-ari, hindi daw gumagana itong output. Try natin yung ano, quick start. Pag naka-off siya, ganun. Try natin. Kung ano siya. Try nga natin. So naka-delay siya mga ilang minutes kaya yan. Pero gumagana naman eh. I-ano nga natin, i-off natin yung delay. Ayun, sukatin na lang natin tuloy yung ano, yung kung may output voltage dito at saka dito. So set natin sa ano ba, madumi na yung ano ko. Set natin sa AC volts, ayan. Naka-set tayo sa AC, ayan. So kati natin kung may output. Oh, meron. Oh, meron naman, ayan, taas ng 110 niya. Umaabot na ng 150. To 85. Nako po, mali ang voltahe dito, ah. 285, ang taas. Ayan, oh. Tingnan nyo. 285 yung output voltage niya. 285 din yung ano. May mali pa rin to. Mali pa rin yan. Masisira ang appliances nito pag kinabit siya dito. May mali sa reading. Buksan natin mga boss. Kunin ko lang yung ating pambukas. Nasaan na ba? May mali sa voltahe niya mga boss. 285 dapat, 220 lang yun. Mamatay, kawawa yung ano, yung may hirap siya dyan sa ano, over voltage. Dapat mga 220 volts lang. Mamaya monitor ko nga yung ano, yung kuryente ko dito sa input kong ano, bago pala tayo magano, baka mamaya sobrang taas din ang kuryente dito. Expect natin mga 220 lang dapat. So, yan yung ano niya, naka-servo nga siya, naka-servo type yung ano niya, AVR niya. So, bago pala ako mag-ano,
Magana. I-check ko muna yung ano, yung dito sa outlet ko. Oh, to 24. Tama naman. Pero dito sa kanya, ang taas ng out. Ano kaya nangyari dito? May tama na yung carbon niya. So, tingnan natin tong ano, gagalawin natin tong servo. Tingnan natin kung ano maglalaro siya. Kasi minsan naglulos na rin yun. Try ko ha. On natin. Then, naka quick start naman siya eh. So nawala yung output niya mga boss. Naglulos na yung carbon siguro. Naglulos na tong carbon. Kasi dapat iikot yan, maglalaro din yan. Pag ano, so nakaano naman yung switch natin. Naka quick start na. Nawala naman yung output niya. Kung titingnan nyo yan dito sa tester natin. Susukatin natin yung ano, output. No, mababa na. Ibig sabihin may problema to sa board. Hahanapin ko muna mga boss. Balikan ko kayo. Okay, balik tayo. Hindi ko pa nakakalas. May napansin ako dito. Naglulos na itong regulator na to. Ayan, loose cold solder na. Siguro, i-resolder ko na lang lahat to. Then, testing ko ulit, no? Saglit lang mga boss. Ayan mga boss, sininang na natin yung ano. Nagsiswitch na to. Nakadirekta pa rin kasi hindi na siya naglulos. Ngay loose lang pala yung regulator. Ayan, tingnan natin. Ayan, nagka-supply na. Tapos napansin nyo, bumaba na rin yung supply niya dyan. Ginalaw ko kasi itong ano, yan, no? Yung servo. Dapat yan eh, ano eh, gagalaw ng kusa yan. May iba pa sigurong problema to mga boss. Kasi dapat yan pag on mo, maglalaro yan para siya na mismo ang magtama ng output voltage niya na 220. So tingnan natin dito sa ano, baka may naglos pa dito sa ilalim ng board. Try kong i-resolder yung part na yan. Yan, dyan. So yan nga, parang may mga cold solder nga mga boss. Siguro i-resolder ko muna to. So tapos na natin may resolder mga boss. Habang ano, tinitingnan ko, tinitester ko tong switch. Tingnan natin, ito gumagana, ayan o. Pag inot mo siya, mamamatay dito naman siya, kukunik. Naglulos na rin o. Okay, okay to. So ito naman kaparis niya, dapat ganun din. Pag tinister mo dito, may palo siya, wala. Tapos pag inot mo dapat, magsiswitch itong dalawa. So, posibleng sira itong switch na to. Wala pa naman akong pamalit nito. Try ko itong linisan, baka sakaling magawa ng paraan mga boss. Kasi yung isa gumagana naman o. Pag pinatay mo yan o, patay. Kasi dito na yan. Ayan o. So kabila, wala talaga. Siguro linisan ko yan mga boss yung switch. Saglit lang, kalasing ko na lang. So ito na mga boss, nilinis ko siya ng ano, binuhusan ko lang siya ng lacquer thinner dito sa ano, nilaro na to natin. So ayan, may nakalagay naman siya common, on, ayan o. Common, on, tapos not connected. Try na natin. Ayun, may ano na siya, may buzzer dito. Ayun. So, madumi lang pala siya mga boss. Madumi lang siya. Okay. Try ko na lang din linisan yung isa para sigurado din. Testing natin uli. Sana gumana na yung ano, itong servo motor. Pag hindi kasi gumagana yung servo motor, wala ding sense ng pag ano. Yan kasi yung pinaka-essence ng ano,
ng ABI niya, siya mismo nag-a-adjust pa pamamagitan dito ng ano, may carbon kasi ito. Yan, mapapansin nyo. So kung mababa yung voltahe, gagalaw siya para tataasan niya, para ma-maintain niya yung ano, output na 220 at saka 110. Pag wala yun, talagang ano siya, para lang siyang ano, para lang siyang naka-bypass. So saglit lang mga boss. So ito mga boss, nalinis na natin yung dalawang switch. Yan. Ito nga pala, chinik ko na din tong ano, trim pot na to. 10k ang value niya. Tinister ko, okay pa naman, nakalimutan ko na lang i-on cam. Then ang magiging problema na lang nito, pag hindi pa talaga siya gumana yung motor na yon, kasi dapat maglalaro ito. Maglalaro siya. So pag hindi pa gumana, ang hindi na lang natin dito na chichik ay itong driver IC niya. Ah hindi, ito palang motor ano. Ito yung control niya. Ito naman yung ano, motor driver na IC. So hindi ko alam kung anong tawag sa terminology dito. Hanapin ko lang sa Google yung mga data nito at saka itong. Ah itong ano, kahit hindi na LM ano naman to eh. Yung IC niya na ano, isa. Ay, naputol na yung wire. Tungo lang. LM324 lang naman yan mga boss. Madali na lang yan ano, palitan. Pero yung isa, hindi ko alam kung may makakuha tayo. Tika lang, iinang ko muna. Tapos testering ko na din pala yung motor. Okay mga boss, iniinang ko na yung wire. Tinister ko, meron naman siyang resistance. Meron pa naman ang kanina. Tinister ko yan ng ano, yan o. So ayan, ayan yung reading natin. Yan, 0.2 ohms. So hindi na, kahit hindi naman natin ilagay yung switch na yan, kasi hindi naman nakasagad yung pihita na yun. Pag nakasagad lang yun, nakapaling dun, saka to mag-on. Pag nakapaling naman papunta dito, saka lang siya mag-on. Pero kung nakagitna lang yun, tawag dito, saka pa lang siya gagana. So ang gagawin natin dito ay unang-una mag-voltage checking tayo. May ito yung pinaka yung LM324 na IC. Ayan. Ayan yung IC niya, LM324. Pakita ko sa inyo. Ayan. Kita ba? Ang hirap naman ito. Ayan mga boss, LM324 'yan. Medyo malabo lang. Tika lang, kuha tayo ng brush. Tinisa natin ng thinner para makita nyo. Yung isa, hahanapin ko pa sa Google. Ayan, kita na siguro. Ayan. Ayan, LM324. Pag hindi ito gumana, try natin magpalit nito. Na-check ko na rin to, okay naman. Then pag hindi pa rin gumana, maghanap tayo ng IC na to. So tika lang, i-atas ko muna. Then titestin rin pala natin to mga boss. Magvo-voltage checking din pala tayo dito. So sukatan din natin pala ng supply, baka wala din siyang supply. So wrench na natin yung tester sa DC bolts. Then i-on ko na muna tong ano. ABR, on ko na muna. Then check nga natin saan ba yung ano. Ayun, nag-switch na. Pero hindi pa rin gumalaw. So paano ba to? Lagay natin dito yung negative. Ito may regulator. So meron siyang 12 volts. Ayan o, kita nyo ba dyan? Dito lang natin ilagay na. Hirap pag nagbablog no. Ayan. Ito yung pinaka negative. So ayan, meron siyang 12. Yung sa kabilang supply naman 14, kasi hindi siya dumaan ng ano. Ayan, so ayan, 14. Papunta na yan sa IC. So, hindi pa rin gumana mga boss. Ang papalitan natin dyan ay ito muna ng LM324. Pag wala pa rin, yung isa na. Napansin ko kasi kanina, bago ko i-resolder to, yung IC na yon, yung mukhang nag-overheat siya o naluto na siya. So, try ko lang maghanap yan, pero di ko lang alam kung may mahanap ako nyan. Okay mga boss, so
Nagpalit ako ng IC, itong LM324, wala pa rin nangyari. So, nag-inang na natin, tapos pinaandar natin, sinukat natin dito kung may out. Baka sakaling nagda-drop, wala talaga siyang output. Chinik naman natin tong switch, okay na. So, masdan nyo tong ano, ito gagalaw dapat yan. Didirekta natin, susupplyan natin yung pinakamotor. Meron tayo ditong 12 volts na supply. Sasaglitin lang natin. Pag gumalaw to, kung either pa ganun o pabalik man, ibig sabihin okay yung motor. Last resort natin itong IC. So parang step by step na yung ginawa natin dito. Injikan lang natin saglit. Tingnan nyo na lang yung ano, yung motor. Ayan. Ayan, tingnan nyo nagagumalaw mga boss. Ayan, baliktarin natin ang polarity. Kung ata siya. Ayun. So gumagana yung motor. Ang last resort natin dyan ay itong IC na to. Maghahanap ako nyan. Ito kasi nagpalit na tayo nitong LM324. Na-check na natin tong trimmer. Okay pa naman. May supply naman sila pareho. Yung switch okay naman. Itong IC na lang. Napansin ko kasi yan, luto na ano, kumbaga parang kulay sunog na rin yung mga solder niya nung hininang natin kanina. Alam ko may board ako nito, hanapin ko na lang dyan, tapos update ko kayo. Okay mga boss, so dumating na yung order nating pyesa para doon sa EBR. Sana gumana na to. Yan, galing pa ng Apayaw to eh. Yun lang din yung seller na nakita ko na mayroong ganong IC. Sana nga gumana. So tika lang, i-set up natin yung camera at try natin buksan. Tayong stand ng camera. So try natin buksan to para ma-show natin kung legit. Baka mamaya madali na naman tayo. Meron kasi tayong order nakaraang araw. Ni-return ko yung order ko nakaraan mga boss. Gawa ng nag-order ako ng tatlo. Bluetooth module yun mga boss. Nag-order ako ng tatlo. Ang pinadala sa akin isa lang. Sabi ko hindi naman tama yun. Nagbayad tayo ng para sa tatlo. Okay lang sana kung ang binayaran natin para lang din sa isa. So nakabox siya. Ayan. So nakasealed na siya, kaya lang yupi na yung box. Tingnan natin kung ano mangyari dito. Ito yung pinakapyesa sana, ano to? Ito yung pyesa mga boss. Gawa natin 627. Okay, itry ko na lang dun sa board kung gagana. Okay mga boss, so ano ba yun, testa natin na matay naka AC yan. Ayan na yung IC na pinalitan natin. Yan yung motor controller o motor driver na IC, yung BE6208. Tapos try na natin tong itest kung gagalaw itong ano. Tapos naka-monitor tayo diyan sa ano AC, ayan no. So try natin. Sana may ilaw to. Ayan. So yun ko na mga boss. Tapos power on natin. Ayun, gumalaw. Gumalaw yung ano. So ang taas pa ng voltage, 240. So pag ganyan medyo mataas pa yung output mga boss, ang gagawin natin diyan ito. I-adjust lang natin yung trimmer na to. Ito kasi yung timer niya o timing. So try natin pa kanan, yan. Yan, tapos try natin uli kung gagalaw yung motor. Ayun, umatras. Tingnan natin dito kung ilang volts. Ayan, 231. So babaan pa natin ng konti. Kasi ano, kailangan i-exacto natin to 20 o kaya at least 290 niyan. Try natin i-on. Ayan, gumalaw ang konti. 234 pa rin. So, kunting adjust pa dito mga boss. Kunting adjust pa. Yan. Naka-adjust na.
suon natin. Ayan, 220, sakto. Sakto, 220. 220, tingnan nga natin kung gagalaw. Ayan, naka-off. Pasensya na, medyo salubong tayo kasi sa araw. Ayan. Ayan, gumalaw ng konti yung ano. Ayan, 220. O yan, okay. So, okay na to mga boss. Tingnan natin sa harapan. Okay. Ayan, nakasinto na siya. Okay, good. Okay. Ayos yung IC na kinabit natin at hindi tayo na-scam. Yung output naman niya ay ayan. 222 volts. Sakto na yan. Pwede na yan. Try nga natin dito sa ano. Sige lang. Try ko nga dito sa ano, sa mismong outlet kung ilang volts yung ano. So halos ano, 226, hindi nakakalayo. Okay na. Okay na to mga boss, pwede na nating takpan. Mga boss, so ito na. Ayan. So naka-monitor tayo diyan. Ano 'yan? Ang labo kasi nakatapat tayo sa araw. Una natin. Ano kasi masilaw talaga eh. Okay, 220. Antayin natin mag-switch. Ayun. Ano ba itong ano natin? Naka-DC. Ayan, 221. So, sakto. Sakto lang yung voltage niya. Mga boss, ayos na to. So, paano yan? Ito yung IC na, ano, na pinalitan natin. Yan yung pinaka-diferensya kung bakit hindi gumagana yung motor at hindi nagre-regulate. So, hanggang dito na lang at maraming salamat. God bless po sa ating lahat.